Good morning mga kas, so weird. Medyo late ako nagising ngayon. Wala ang bus ko. Kaya medyo nalasing ako kagabi. May hangover pa ako. Astinan. Mga kas, so weird sa lahat ng mga nag-aabang dyan ng mga bagong vlog ko. Pasensya na muna kayo kasi hindi pa ako makakapag-vlog ngayon ng maayos. Lalo na sa buhay driver kasi ito yung camera ko nga, yung cellphone yan ay nabasag yung screen. Medyo lumalabo na siya. Tsaka minsan pag ginagalaw-galaw yung cellphone, meron siyang parang nagre-reflect na, kasi basta meron siyang guhit kasi sa gitna ng camera. Kaya naapektuhan siya. So, may inaantay lang ako na blessing para makapag-vlog ulit. Sa ngayon ay yan lang muna. Ito lang, yun lang. Sinasabi ko lang sa inyo na para malaman nyo yung ibang hindi pa nakakaalam. So, wala pa akong mga gamit na cellphone ngayon pang vlog. At para may mapag-usapan naman tayo, meron lang akong isi-share or konting advice para dun sa sakit ng ulo ko. Para dun sa mga YouTuber na nag-uumpisa pa lang, katulad ko, nag-uumpisa pa lang tayo, yung mga konti pa lang yung mga subscribers, konti pa lang yung mga views. Pag lumawak na yung channel nyo at halimbawa magiging sikat na kayo, yan, may mga time or may mga bagay, may mga pangyayari talaga na hindi maiwasan bilang isang social media or YouTube influencer, ba tawag dyan, na mababatikos ka ng mga tao or kung sino mang babatikos sa'yo, natitirahin ka in public, ganun, sa pamamagitan ng mga ng video, ganun, hindi maiwasan yun. So ang advice ko lang, kung halimbawa lang mangyari man sa atin to, yan, kapag binira kayo ng tao, kung sino mga tao dyan, tapos gusto nyong sumagot kasi nga nagkakaroon na ng issue, halimbawa gusto mong linisin yung pangalan mo para marinig ng viewers mo, mga supporters mo ang side mo, lalo pat medyo masela na issue, okay yun. Maganda yung gagawa ka ng video para masabi mo yung side mo, hinanain mo sa public, sa mga viewers mo. Pero para makita ng mga viewers mo, ng mga tao na may puso talaga, may puso, galing sa puso yung sinasabi mo at sincere ka dun sa sinasabi mo, ay wag mo na lang lagyan ng ads yung video. Wag mong lagyan ng ads. I-off mo yung monetization ng video na gagawin mo. Kasi gumawa ka ng sinasalba mo yung sarili mo, yung baka nililinis mo yung pangalan mo dahil nga doon sa issue, kung sakaling magkakaroon ka ng issue, lalo pat pag sumikat ka na, mawawala ang momentum or excitement ng viewers mo na nakikinig sa mga sinasabi mo kasi nga supporters sila sa'yo. Kaabang-abang yung mga sinasabi mo, tapos biglang may ads, sandamakmak na ads yung video mo. Nawawala. Para sa akin lang, ha? Sa akin lang, opinion ko lang yan. Mawawala yung sincerity. Masisira ka sa viewers mo. Yan. So kung may mga ganung bagay lang. Yan. So hindi, wag nating idaan lahat sa pera-pera. So, yan, pagkakumita na kayo. Yan lang mga kaso weird. Sensya na kayo, ha? Yung sa mga nag-aabang ng vlog ko.
Saka na pag may maayos na tong cellphone ko or dumating na yung ano. Blessings. Pastilan, pastilan. Hindi. Maglilinis muna ako. Sakit ng ulo ko. Pamilyang pang red horse dun.